Meron ba kayong napansin, mga minamahal, sa nangyaring press conference kahapon ni Vice President Sara Duterte? Although alam naman po natin, mga minamahal, na naging putok-batok, naging center of attraction yung sinabi ni Sara Duterte patungkol nga po sa ama ni PBBM na ang kanyang gagawin daw po ay huhukayin niya sa libingan ng mga bayani, and then right after, itatapon niya daw po sa West Philippine Sea. So doon po umikot yung atensyon ng mamamayang Pilipino, bukod pa sa tirada niya na ginamit lang daw siya ni Marcos, kung bibigyan niya daw ng rating, 1% lang. Yan po yung mga naging highlights kahapon eh. Pero nung pinanood ko ulit yung video kung saan yung press conference niya, pinanood ko ng buo, meron akong napansin. Grabe, mga minamahal. Ngayon lang ko nag-sink in sa utak ko nung pinanood ko ulit yung video ni Sara Duterte sa kanyang press conference kahapon, na gusto niyang, you know, mga minamahal, tanggalan ng dulo itong ating presidente kasi napaka and so super toxic na daw po. Can you imagine that, mga minamahal? Coming from the second highest official of the Republic of the Philippines, tapos ganun po yung critical thinking niya, ganun po siya mag-isip. So ano ba yung hugot doon, mga minamahal? Sinabi ni Sara Duterte, inamin niya kung kailan siya bumitiw dito sa ating pamahalaan. Kasi inamin niya, mga minamahal, yung reason kung bakit siya natauhan, kung bakit siya umalis kay PBBM. Ang sabi ni Sara Duterte, mga minamahal, is meron daw pong isang graduating na student. Nandun daw po silang dalawa. Tapos, di ba, graduating nga. Ang sabi ng bata, President, can I have your watch? Diba? As my gift para sa aking graduation. And then dagdag niya pa, mga minamahal, pinaulit daw ng presidente yung tanong ng bata. So inulit-ulit ng bata yung tanong. Mr. President, can I have your watch para maging gift ko sa graduation? Tapos ang sagot daw ni PBBM, mga minamahal, bakit ko ibibigay sa'yo yung relo? Yun daw po yung sagot ni PBBM. Well, kwento niya yan, mga minamahal, ha? We do not know the whole story, not unless merong CCTV, merong nakarinig talaga, di ba? Ang pangit naman kasi kung manggagaling sa kanya na basher siya. Pwede itong, mga minamahal, na elimination lang po para i-character assassinate itong ating presidente. Dahil alam niya na siya ay lugmok dito nga po sa issue patungkol sa confidential funds. Now anyway, mga minamahal, let's stick to the topic. Ang sabi ni Sara Duterte, doon daw po, nainis siya, nagalit siya sa naging sagot ng presidente, to the point na ini-imagine niya na, mga minamahal, na gusto niyang pugutan ng ulo, cutting his head, mga minamahal, dahil napaka at super toxic daw po, super duper toxic daw po ng ating presidente, na kung po pwede daw po, siya na lang ang magbigay ng relo. Eh nandun ka na, ba't hindi mo binigay? Kasi iniisip niya, mga minamahal, na baka daw mapahiya yung bata. Yun daw yung iniisip niya, kaya hindi niya na lang daw binigay yung relo niya. Mga minamahal, in the first place, ha, tama ba yung naging action ng ating vice-presidente na hindi lang napagbigyan ng ating presidente yung bata sa relo? Kasi malay ba natin, may sentimental value yung relo na yan. Mahal man or hindi, baka malay mo, bigay yan ng kanyang ama. We do not know the reason behind it, kung totoo man na hindi ibinigay ng ating presidente. Pero hindi po yun dapat yung maging rason para mag-imagine si Sara Duterte na pugutan ng ulo ang ating presidente. Like, in the first place, mga minamahal, tama ba yun na ganun yung magiging approach at magiging action mo? Hindi, I'm just asking. Kasi kung gift lang din naman, pwedeng bigyan ng ating presidente ng sandamakmak na gift. Or ikaw, pwede mong bigyan ng sandamakmak na gift. Pero kung iisipin mo, ang pangit naman nang pumasok sa isip mo na parang gusto mong putulan ng ulo itong ating presidente, napakababaw ng rason na yun. Or baka maybe ginagamit mo yung sitwasyon na yun
'di ba? Para takasan yung mga issue kasi alam mo na hindi ka talaga napagbigyan sa mga hiling mo. Gumagawa ka lang ng issue. Mga minamahal, this is impeachable offense. Imagine yung presidente, ganyan yung iisipin niya. Imagine sa presidente, gusto niyang gurgurin. I have a video, mga minamahal. Balita to. Pakinggan natin. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umanong marunong maging presidente. Isiniwala at pinapisay kung kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad, kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. If I do that, so I just imagine myself cutting his hand. I cut his hand. So look, realize ko, toxic na, diba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not. Grabe. Mga minamahal. Grabe. Yan lang talaga yung masasabi ko. Grabe. Imagine, highest official ka. Pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansang Pilipinas and yet, ganyan ka mag-isip. Mga minamahal, hindi nyo ba napagtanto na? Nakakatakot to? Napaka-seditious nang pumapasok sa ulo ni Sara Duterte na parang pinapantasya niya ang ating presidente na kitilin ang buhay. May mental disorder ka ba? I'm just asking mga minamahal. Iba na to. Ibang level na ng pantasya na to. Mga minamahal. Duterte mindset, kill, kill, kill. Iyon ba yon? Anong style to, Inday? Kaya pala, biglang na-intact na gusto niya ding hukayin si FEM at itapon niya sa West Philippine Sea. Kasi parang mayroon ng naing adjud something sa kanya brains, ano, mga minamahal? Napapansin niyo? Have you ever wondered na kung maging vice-presidente, itong si Sara Duterte at meron lang bumatiko sa kanya, meron lang nag-criticize sa kanya, ganyan yung magiging action niya, kill, 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 just like what happened to the former administration. Tingnan niyo yung ginawa kay Dilima. Tingnan niyo yung ginawa kay Trillanes. Mga bumabatikos yan. So kung si Sara ang maging presidente, mga minamahal, have you ever wondered na baka mas malala pa dyan yung kanyang maging approach? Binabasa ko yung mga ano, yung mga comment dito, mga minamahal. Ang daming nadi-disappoint dito sa sinabi ni ano ni Sara Duterte. Kasi totoo nga naman talaga, mga minamahal, naalala ninyo, mayroong isang teacher. Diba? Mayroong isang teacher na sinabihan lang na magbibigay siya ng 50 million kung sino man ang makakapatay kay former President Duterte. Ano yung naging approach, mga minamahal, ni former President Duterte?
'di ba, pinakulong. So napaka-unfair sa isang teacher na nag-post lang, 'di ba, na wala naman talagang kakayahan na magbigay ng 50 million kasi alam nating mga mahirap lang din. Tapos ito galing sa ating vice presidente pa mismo, na ini-imagine niya, nakikitilan niya ng buhay itong ating presidente. Grabing pantasya to, mga minamahal. Siguro, I think, this is grounds. This is the grounds for impeachment. Kasi, may something na siya sa kanyang pag-iisip. May mental health disorder na siya or mentally ill. Baka depressed? We do not know, mga minamahal. But for me, I think may sakit itong si Sara Duterte. And pwede itong maging grounds for impeachment para sa kanya kasi tingnan nyo kung mag-isip. I hope na meron nang mag-file ng impeachment dito kay Sara. Sukdulan na to, mga minamahal. Hindi na to tama. Baboy na to. Anong tingin mo sa ating presidente? Hayop na pag naisipan mong patayin, papatayin mo? Psychopath. Tama nga yung sabi ng mga psychologist, may mental disorder na tong upal na to. Anyway, yun po, mga minamahal. Wala akong masabi. I can't.